migrante, ang iba't ibang samahan ng mga migranteng Pilipino, kasama din yung ibang lahi, mga Indonesians, Thai, Nepalese, Sri Lankans, ay nagsama-sama sa ilalim ng bandila ng Asian Migrants Coordinating Body at ng International Migrants Alliance para hindi lamang i-commemorate yung International Migrants Day, kundi higit pang isulong yung ating mga pinaglalaban na karapatan ng mga migrante. Sa bahagi ng mga migranteng manggagawa from the Philippines at saka Indonesia, malaking issue sa amin yung napakalaking bayarin sa gobyerno at saka yung sobrang singili ng mga recruitment agencies na hindi naman inaaksyonan ng ating mga gobyerno. At dito naman sa Hong Kong, yung patuloy na paghihiwalay o yung exclusion ng mga foreign domestic workers. Hindi kami kasama sa minimum wage. Ngayon, magkakaroon ng batas sa oras ng trabaho. Mas malamang, hindi na naman kami isama. Kaya ngayon pa lamang, maaga pa lang, ipinaglalaban na naming mapabilang sa mga mahahagip o masasaklaw ng regulasyon sa oras ng trabaho. At yung iba pang mga forma ng social exclusion, kabilang na yung pag-deny ng right to apply para sa permanent residency dito sa Hong Kong. Recently talaga, yung Department of Justice, yung Secretary of Justice dito, gusto ay i-shortcut ang kaso, huwag nang paabutin sa Court of Final Appeals at idiretso na sa Beijing for their interpretation. Natingin namin magdi-deny ng karapatan ng mga migrante dito sa karapatan nating mag-apila sa tamang korte dito sa Hong Kong. So, sa araw na ito, napaka-significant, no? Dahil talagang yung atake sa mga migrante ay papatindi, pero pinakita rin na papalakas at higit pang sumusulong ang kilusa ng mga migrante, hindi lang sa Hong Kong, kundi sa buong mundo.